Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay ating gaganapin ang kauna-unahang pagdiriwang na tinatawag na aral at awit. Ito ay isang gawain na kung saan ay sama-sama tayong makikinig at magninilay ng mga salita ng Diyos. Nakapupulutan natin ang aral at susundan ito ng mga awiting may kaugnayan dito. Ating pagninilayan ang siyam na mga pagbasa mula sa banal na kasulatan na nagkukwento tungkol sa pagkakasala ng tao, mga pangako ng pagdating ng Mesiyas, ang pagkakatawang tao ni Jesus, at ang pagsugo sa atin upang ipalaganap ang mabuting balita. Bawat aral ay susundan ng isang awit ng pagninilay at isang maikling panalangin. Ngayon po ay tinatawagan natin ang ating paring tagapangasiwa, Reverendo Padre Ed Molina, para sa kanyang pambungad na pananalita. Magandang gabi po sa inyo. Hindi po ako kakanta. At baka masira ang gabi natin. Welcome po kayong lahat dito sa ating kauna-unahang mga aral at awit, o sa Ingles ay lessons and carols. Naisip ko po ito dahil nung isang araw ay nakausap ko yung aking kasama sa seminaryo na ngayon ay naka-assign sa US, sa Estados Unidos. At naalala ko nung kami ay nag-aaral pa sa seminaryo ng filosofiya, every Christmas meron kaming tinatawag na lessons and carols na napakagandang karanasan o experience. So sabi ko, pwede ba namin gawin dito yan? Sabi niya, pwede naman. Binigyan niya ako ng kopya, pinakita niya yung video nila na nung last year nilang ginawa. And ito yung kauna-unahan, gaganapin natin ito rito sa ating simbahan. At hopefully, ito ay maging tradisyon na natin tuwing Pasko. Kasi napakagandang tradisyon po ito. Naisip ko rin na ito ay magandang paraan para i-showcase ang isa sa ating mga choir. No? Marami po tayong choir dito, pero i-showcase natin yung isang ating choir kasi parang bigyan sila ng pagkakataon to highlight their talents. Mga kabataan po ito na maghahandog sa atin ng mga awitin. Pero po, sila ay supporting lang. Ang pinakabida talaga dito at pinaka-highlight dito ay ang salita ng Diyos, yung mga aral. No? Kaya po, bago yung mga awitin na magaganda, ay ating po maririnig yung mga pagbasa. Yung mga pagbasa po ay babaliktanawan natin ang kasaysayan ng ating kaligtasan. Simula nung likhain ng Diyos ang tao at magkasala ang unang-unang mga tao hanggang sa pagdating ni Jesus at sa pagsugo sa atin bilang mga misyonero niya na magpapahayag ng mabuting balita sa lahat. No? So, ito pong gabing ito ay ang bida at ang highlight ay ang salita ng Diyos. Yun po ang ating pagtutunan ng pagdinilay. Kaya nga po, pakikiusapan ko po kayo na sa ating sa pagbasa at pag-awit, baka masumpungan yung pumalakpak. Huwag po kayong pumalakpak kasi hindi siya presentation. Hindi siya, kumbaga, concert. Pagtapos ng mga awitin, tahimik lang po tayong magnilay. No? So, pagkatapos ng mga pagbasa, hayaan nating mag-sink in sa atin yung pagbasa. At pagkatapos ng awitin, hayaan natin yung mga lyrics ng kanta ay manuot at magtumimo sa ating mga puso. Yun po yung pinaka-objective nito. Hindi para mag-presentation, kung hindi para mapasukan natin yung napakagandang kasaysayan ng ating kaligtasan na ipagdiriwang natin ngayong gabi. So gusto ko po sanang imbitahin kayo to enjoy the Word of God, to be entertained by the Word of God, to find in the Word of God beauty and strength. Kasi doon talaga, no? Ang sabi diyan, ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ng Diyos ang ating i-highlight ngayong gabi. No? So sit back and relax
and enjoy the Word of God. Pakiusap po, paki-turn off po, silent mode ang inyong mga cellphone. Kasi lalapitan po kayo ng pulis mamaya pag hindi, pag kayo nang istorbo. Kung kayo naman ay nasi CR, quietly go to the CR para hindi po maantala at maistorbo yung ating gagawing pagninilay. And then, kayo pong nanonood sa ating live streaming, paki-like, share po ng ating aral at awit ngayong gabi para po mas maraming makapanood at makapag-enjoy, no? Yung pong ating mga kaibigan sa Singapore, sabi nila manonood daw sila yung Light of Jesus Community sa Singapore, no? So everybody is welcome, and I hope that all of you will enjoy this night with the Word of God. Ihanda po natin ang ating mga sarili at sama-sama nating pagnilayan ang paanyaya ng ating Diyos ngayong Pasko. Ang paanyaya sa ating puso at isipan na tanggapin si Jesus bilang huwaran sa ating buhay. Ito ay ang pamaskong anyaya sa ating lahat.
Magsiluhod po ang lahat. Panginoong Diyos, kami nagkakatipon ngayon upang ipagdiwang at alalahanin ang misteryo ng aming kaligtasan. Maraming salamat sa paanyaya sa aming lahat na ikaw ay tanggapin. Ang iyong pangako ng kaligtasan ay ang magdadala sa amin sa tunay na katarungan at kapayapaang hatid ng pagkakatawang tao ni Jesus. Hayaan mo pong patuloy naming mapagnilayan ang nakamamanghang misteryong ito. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ng Henesis. Nagkasala ang tao. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon." Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makauunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama." Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo ginawa ang bagay na iyon?" tanong ng Panginoong Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," sagot naman ito. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang, at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
pagsiluhod po ang lahat. Panginoong Diyos na mahabagin, sa kabila ng aming patuloy na pagkakasala, ay hindi ka humihinto na kami ay piliing mahalin. Punuin mo po ang aming mga puso ng iyong walang hanggang awa, nang sa gayon, kami ay matulad sa iyo na maging mapagpatawad at mapagmahal din sa iba. Amen. Magsiupo po ang lahat ating pakinggan ang ikalawang aral. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Jeremias, ang pag-asang darating. Nalalapit na ang araw, sabi ng Diyos, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Isang hari na mamahala ng buong karunungan, paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katuwiran. Magiging ligtas ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang tatawag sa kanya, ang Diyos ang ating katuwiran. Ang sabi ng Diyos, tiyak na darating ang panahon na ang mga tao ay hindi na manunumpa ng ganito. Saksi ang Panginoon, ang Diyos na buhay, nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. At sa halip, sasabihin nila, saksi ang Panginoon, ang Diyos ng buhay na nagpalaya at nanguna sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yeah.
nagsiluhod po ang lahat. Panginoong Diyos, ipinangako mong maghahari sa amin ang katarungan at katuwirang walang hanggan. Nawa ay tulungan mo kaming maging instrumento nito sa aming buhay upang maranasan namin ang paghahari mo sa kasalukuyang panahon. Amen. Pagsiupo po ang lahat, ating pakinggan ang ikatlong aral. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang mapayapang kaharian. Naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pagusbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya'y lilitaw ang isang bagong hari. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod, at paggalang sa Diyos. Kagalakan niya ang sumunod at gumalang sa Diyos. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita o magpapa siya batay sa kanyang narinig. Ngunit hahatulan niya ng buong katwiran ang mga dukha at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Tulad ng pamalo ang kanyang mga salita, sa hatol niya'y mamamatay ang masasama. Maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang batang leyon. At ang mag-aalaga sa kanila'y isang batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. At ang mga anak nila'y mahihigang magkakatabi. Ang leyon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala. Sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala sa Diyos, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari sa angka ni Jesse, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bansa'y tutungo sa banal na lungsod upang siya'y parangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Magsiluhod po ang lahat. Panginoong Diyos, kami ay naghihintay at umaasa sa biyaya mong kapayapaan. Tulungan mo nawa kaming maranasan ito sa aming pamilya, komunidad, simbahan, at buong sambayanan. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Paghahari ng prinsipe ng kapayapaan. Ngunit napawi ang kadilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Nephtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito. Daan ang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong
naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga mang-api, iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiluhod po ang lahat. Panginoong Diyos, Ikaw ay lagi naming kapiling. Manatili nawa kaming nagtitiwala sa iyong presensya upang maibahagi ka namin sa lahat ng aming mga nakakasama. Amen. Magsiupo po ang lahat ating pakinggan ang ikalimang aral.
pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Ipinahayag ang pagsilang ni Jesus. Nang ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel ni si Gabriel ay isunugo ang Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugda ng Diyos. Sumaiyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya ay papangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinawi ang iyong pangako, lumay na
Magsiluhod po ang lahat. Panginoong Diyos, inanyayahan mong magtiwala sina Maria at Jose sa iyong kalooban. Samahan mo nawa kaming katulad nila ay magtiwala rin sa iyo upang kami makatugon tungo sa ikabubuti ng aming buhay. Amen. Magsiupo po ang lahat ating pakinggan ang ika-anim na aral. Pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Ang pagsilang ni Jesus. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Sirineo ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pagyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo.
Magsiluhod po ang lahat. Panginoong Diyos, dumating ka sa amin nang may kababaang loob. Kami nawa ay maging isang mapagkumbabang lingkod sa mga taong higit na nangangailangan sa aming lipunan. Amen. Magsiupo po ang lahat ating pakinggan ang ikapitong aral. Pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Ang pagdalaw kay Jesus. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya'y naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayun din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi ipinanganak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta nila sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanyang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you.
Magsiluhod po ang lahat. Panginoong Diyos, Ikaw ang nagkakaloob ng lahat ng mga biyaya sa aming buhay. Matutunawa kaming maging mapagbigay na walang hinihintay na anumang kapalit. Amen. Magsiupo po ang lahat ating pakinggan ang ikawalong aral. Pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Juan. Ang salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ang Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay sa Kanya bilang kaisang-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you.
magsiluhod po ang lahat. Panginoong Diyos na dakila, ang kapangyarihan mo ay walang hanggan. Lagi nawa naming makilala ang iyong kadakilaan at mabigyang papuri ka namin sa lahat ng aming mga ginagawa sa araw-araw. Amen. Magsiupo po ang lahat ating pakinggan ang 9 na aral. Pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you.
Magsiluhod po ang lahat. Panginoong Diyos, tinatawag mo kami upang maging mga buhay na saksi ng pananampalataya. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan upang maipalaganap namin ang iyong mabuting balita sa pamamagitan ng aming mga gawa. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ngayon po ay ating tunghayan ang pangwakas na awit na pinamagatang Ang Pasko ay Sumapit. At diyan po nagtatapos ang selebrasyon ng mga aral at awit para sa taong ito. Maya-maya po ay handa po natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Maraming salamat po sa inyong lahat.